mahirap talagang kumuha ng tulog, lalo na kung may iniisip ka. At lalo na kung may iniisip kang problema. Ngayon ko lang din siya na-realize na sobrang blessing yung mga ang bilis makatulog. Ngayon ko lang na-appreciate talaga, no? Sobrang blessed yung mga taong masarap gumawa ng tulog. Mommy Afi, and welcome back to my channel. And for today's video, guys, I'm going to share to you tips para makatulong sa pagtulog. Kasi guys, meron akong mga nababasang comments sa mga nag-low carb intermittent fasting na normal daw ba na nahihirapan sila sa pagtulog at ano nga daw ba ang mga tips na pwede kong ibigay sa kanila para kahit paano makatulong sa pagtulog. Naisip kong gawa nito ng video kasi lalo na ngayon, guys, sobrang nakaka-relate ako sa mga hirap na matulog kasi lalo na ngayon simula nung nag-quarantine, simula nung nag-lockdown. Ayan, isa rin yan sa mga naging problema ko. Nung nag-start ako mag-low carb intermittent fasting, ayan, naging problem ko din ang pagtulog. Pero habang tumatagal, na-normalize na din yung pagtulog ko. Pero bumalik na naman siya ngayon nung nag-lockdown, nag-quarantine. Bumalik na naman yung hirap ko sa pagkuha ng tulog. So, ayan, naisip kong i-share sa inyo kung ano ba yung mga ginawa ko na sa akin na effective and hopefully sa inyo ay maging effective din yung mga tips na maibigay ko. Sa mga nag-start pa lang mag-low carb intermittent fasting, guys, sa mga nagtatanong kung normal lang ba na nahihirapan sila sa pagtulog, yes! Normal lang po talaga yan. Naghihirapan kayo sa pagtulog kasi guys, nag-a-adjust pa yung katawan nyo, ginagawa nyong lifestyle change or sa ginawa nyong diet change. Kasi guys, imagine, diba, most of the time ang kinakain ng katawan mo, carbohydrates, syempre naninibago yan, nag-a-adjust yan, kasama sa process yan, kasama sa effect yan. Habang nakaka-adjust na yung iyong katawan, mag-normalize din naman yung pagtulog mo. Kagaya ng nangyari sa akin, at first nahirapan din talaga ako, yan yung mga isa sa mga naging side effects sa akin, yung pagtulog, yung nahihirapan matulog. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, nag-normalize din naman siya. Pero ngayon nga, na nag-quarantine, nag-lockdown since March, ayan, nag-start na naman akong mahirapan matulog. So, ano ba yung mga ginagawa ko? Or ano ba yung mga tips na ma-share ko sa inyo para makatulong na makakuha ng tulog or makatulong na makatulog agad? Tip number one ko, guys, ay uminom ng chamomile tea or ng green tea. Ayan. Kung wala kayong chamomile or green tea or kahit anong tsaa, yun ang inyong inumin. Instead of plain black coffee, green tea or chamomile tea ang inyong inumin or any tea na available sa inyo. Kung matutulog kayo and naka-fasting kayo before matulog, dahil plain black coffee or tea lang naman ang pwedeng inumin and water bago matulog, piliin nyo na lang is yung tea instead of coffee. Tip number 2 na ibibigay ko sa inyo, guys, huwag nang kumain at least 2 hours before matulog. Naka-intermittent fasting kayo and nakain nyo ay before matulog, kaya I suggest na i-adjust nyo yun, gawin yung kain or ang gawin yung feasting time or feeding time ay at least 2 to 3 hours before matulog. So para, diba, ang hirap naman matulog ng busog. And at least, kapag nakakain kayo 2 to 3 hours before, na-digest na ng katawan nyo yung mga kinain nyo. And yan, makakatulong yan para hindi kayo mahirapan matulog. Tip number 3, guys, ay pag mag-exercise sa hapon or yung malapit ng time bago matulog. Isa rin yan sa mga nabasa ko na sa mga nag-exercise ng hapon or gabi, nahihirapan silang matulog sa gabi. I suggest kung kayo mag-exercise sa umaga or sa tanghali, basta iwasan, wag sa hapon and wag sa, lalo na dun sa time na malapit ka ng matulog. And tip number 4, guys, para makatulog din agad, ilayo ang cellphone sa inyo. Yeah, wag na mag-cellphone at iwasan ng screen time bago matulog. And effective sa akin to, ito yung tip na talagang ginawa ko. Nilalayo ko yung cellphone ko kasi dati nung nahihirapan niya ako matulog, yung cellphone ko nakalagay sa ilalim ng kama. Sinong guilty dyan? I'm sure kayo dyan, yung cellphone nyo nilalagay nyo sa ilalim ng kama. So ako, ang ginawa ko, dun ko siya nilagay sa bedside table or yung sa may lampshade area ko. Nilayo ko yung lampshade area ko, yung bedside table ko, nilayo ko talaga siya from the bed para hindi ko talaga siya makuha or hindi ko siya madaling maabot. Yan, para maiwasan ko na kunin talaga siya. So bago matulog, yan, nilalapag ko na doon sa bedside table ko para hindi ko na siya makita. Napansin ko din, guys, na nakakatulong siya na huwag na talagang asin yung bago ka matulog. Huwag na gumamit ng cellphone. Ayan. Kung meron kang kailangan na gawin bago ka humiga or bago ka matulog, gawin mo na siya sa cellphone mo and iwasan mo nung nakahiga ka na tapos cellphone ka pa ganyan. Tip number 5 ay don't think before matulog. Ayan, guys. Don't think. I mean, mahirap naman na hindi mag-isip pag matulog. What I mean is, bago ka matulog, iwan na lahat ng problema. Isipin mo na yan 2 to 3 hours before matulog.
isipin mo na lahat ng problema mo, isipin mo na lahat ng stress mo sa buhay, at doon mo na planuhin lahat ng kailangan mong planuhin, doon mo na i-schedule lahat ng kailangan mong i-schedule, gumawa ka na ng list ng mga kailangan mong gawin, kailangan mong bilhin, kung may kailangan kang isipin at problemahin, isipin mo na bago matulog. Iwasan mo nang mag-isip kapag nakahiga. As much as possible, kapag nakahiga ka na, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa man. Pag nakahiga ka, kailangan relax ka na, as in yung pipikit ka na lang, at talagang matutulog ka na talaga. Yung huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa man, dahil mahirap talagang kumuha ng tulog, lalo na kung may iniisip ka, at lalo na kung may iniisip kang problema. Yan. Tip number 6, guys, ay establish your bedtime routine. Ano ba yung gusto mo bago matulog? Ayan. Ako kasi, guys, ang bedtime routine ko is yun niya, mag-shower, warm bath. As much as possible, warm bath sana. Huwag yung malamig. Nakakatulong yung warm bath bago matulog. Huwag sana yung cold bath or huwag yung malamig. Kasi pag malamig kasi, parang mas nakakabuhay siya ng dugo. Mas parang may energized ka and all. Pero kapag warm bath kasi, ayan, mas nakaka-relax siya and mas soothing siya sa ating katawan. Kaya ako, ayan, nagwa-warm bath ako. And then, kapag matutulog na ako, gusto ko madilim na madilim. So, ako, pinapatay ko yung lampshade. And pag pinatay ko yung lampshade, ibig sabihin noon, automatic yun, matutulog na ako. Gusto ko madilim talaga yung paligid. Siyempre, gusto ko rin tahimik. Sino bang gusto matulog ng maingay, di ba? So, yan. Kung matutulog ka na, make sure na madilim and tahimik ang iyong paligid. Yan, makakatulong yan para makatulog agad. Ang pinaka-importanting bedtime routine ko is mag-pray. Ayan, sana yan din ang inyong pinaka-important and pinaka-last na gagawin para sa inyong bedtime routine, magdasal. Ang pagpe-pray yan ng pinakahuli kong gagawin habang nakapikit na ako and nakahiga na ako and all, habang madilim, okay na ang temperature ng kwarto and malamig na. Yan, dadasal na ako ng time team at hindi ko naisipin yung problema ko habang nagdadasal. Basta ang sinasabi ko na lang kay Lord ay, Lord, matutulog na po ako. Thank you po sa araw na to. At kayo na pong bahala sa akin, sa aming family, at sa mundo. Yun. Parang lahat yun na, pinagpapasuggest ko na siya lahat. Hindi ko na iniisip or hindi ko na siya dinidetalye kay Lord kung ano yung dasal ko. Kasi kapag dinasal ko pa siya at kapag inisip ko pa siya, hindi ako makakatulog. Kaya naman ang prayer ko na lang sa gabi bago matulog ay, thank you Lord and kayo na pong bahala sa amin. Yun lang talaga halos yung summary ng prayer ko. Yan. Kapag guys, yan, ginawa mo na lahat ng yan at hindi ka pa rin makatulog, may mga supplements naman. Pero ako kasi, as much as possible, ayokong umiinom ng gamot. Kahit vitamins pa yan, hindi talaga ako mapainom ng vitamins. Hindi ko alam, hindi ko lang naging habit talaga at hindi ko lang nakalakihan. Kagaya ng, kaya for example, kapag masakit yung ulo ko, hindi ko agad iniinoman yan ng pain reliever na or ng gamot. Hanggat maaari, hindi muna ako umiinom ng gamot. Pero sa mga viewers ko dyan, at hindi na talaga kaya ng lahat ng tips na sinabi ko, may mga vitamins naman na pwede kayong inumin, kagaya ng melatonin, ayan, vitamins lang naman yan, hindi naman yan sleeping pills. Pero yun nga, meron din mga sleeping pills, pero ang sleeping pills kasi guys ay kailangan ng reseta niyan at hindi basta-basta kanyan mabibigyan. Sana yan, gawin mo muna lahat ng tips ko bago ka uminom ng sleeping pills. So guys, makatulong yung mga tips ko sa inyo para makatulog. Ang tulog talaga guys, ano, ngayon ko lang din siya na-realize na sobrang blessing yung mga ambilis makatulog, di ba? Yung parang mapikit ka bigla, tulog na, or masandal tulog. Ngayon ko lang na-appreciate talaga, no, na sobrang blessed yung mga taong masarap gumawa na tulog. So, ayan, sana tayo din, no? Sana all. So, that's it guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! Keep safe, everyone!